Welcome back sa YouTube channel natin. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. Isa na namang exciting na topic ang ating pag-uusapan ngayon dahil ang topic natin sa vlog na ito, nakita nyo naman sa title, 11 na tip para sa feng shui sa paggamit ng mga salamin. Paalala lang po, ito ay pawang gabay lamang at hindi dito nakasalalay ang buhay natin. Uulitin ko, ito ay pawang gabay lamang ang ating pagsisikap, diskarte sa buhay at ang tiwala sa Diyos ang susi ng ating tagumpay. Kung bago ka pa lang dito sa YouTube channel na ito, please don't forget to click like at mag-subscribe ka na rin para makasama ka namin sa lumalago nating YouTube family. Also, ring that bell to get notified on our latest video. Ang mirror feng shui ay maaaring magbigay ng isang espesyal na bagay sa iyong interior, sa loob ng isang room. Paano mo magagamit ang mga ito? Yan ang pag-uusapan natin. Ang isang salamin ay hindi lamang upang makita ang iyong sarili, ang iyong mukha at mag-ayos ng iyong sarili. Maaari itong maging isang eye-catcher sa iyong silid. Maaari itong magpakita na para mas lumaki ang isang silid. Okay? Ayon sa feng shui mirror, ay may isang espesyal na kahulugan. Maaring palakasin, palakihin o doblehin ang enerhiya o chi ng isang silid. Ayon sa mga patakaran, kung mailalagay ng tama ang salamin, ay maaaring magdala ng kasaganahan at kayamanan at paggaan ng daloy ng chi o enerhiya. Ngunit, aksidente din kung isabit ito sa maling lugar. Ngunit, paano mo ipoposisyon ang mga salamin ng tama? O tinatawag natin na feng shui mirror. Una, malaking salamin sa isang maliit na space. Kung nais mo na mas malaki tingnan ang isang maliit na space o lumitaw na mas malaki, magagawa mo ito sa iba't ibang paraan. Ang isa ay ang paglalagay ng isang malaking salamin at ang salamin na iyon ay maaaring kasing laki hanggat maaari ng buong wall ng isang maliit na silid. Magbibigay ang salamin ng labis na lalim at sa kabila ng laki nito ay hindi mangingibabaw sa silid. Naniniwala sa feng shui na ang paglagay ng salamin sa isang makitid, mahabang corridor ay isang mahusay na paraan upang huwag hayaang dumaloy ang chi ng masyadong mabilis at upang gawin mas kawili-wili ang isang silid. Pangalawa, hayaan ang mga salamin na sumasalamin sa isang bagay na maganda. Ilagay ang iyong salamin upang makakita ka ng isang bagay na maganda dito. Iyon ay maaaring bintana na may magandang tanawin sa labas. Isang magandang ilawan or lamp, isang painting or larawan ay mga halimbawa na pwede niyong gamitin. Sa ganitong paraan, gagamitin mo ang salamin upang madoble ang kagandahan. Pangatlo, isalamin or i-mirror ang isang bagay na mahalaga. Kung maglalagay ka ng isang salamin sa isang paraan na ang iyong kahon ng pera or iyong alahas o iba pa ay makikita sa isang posisyon, ito ay magdudulot ng yaman at kasaganahan ayon sa feng shui. Sa isang tindahan, sumakatwid ang isang salamin na malapit sa pasukan or entrance o kaya malapit sa cash register o sa cashier ay isang magandang lugar. Sa ganitong paraan, makakaakit ka ng labis na pera mula sa mga customer. Pang-apat, isang salamin sa hapagkainan o di kaya sa sala. Ang isang salamin sa hapagkainan ay isang perpektong lugar. Ang kainan ay madalas na mas mabuting i-reflect yung mga pagkain na hinahain natin kasi ito ay nagsisimbolo ng kayamanan ng isang pamilya at sa makatwid ay magdadagdag ng lakas at enerhiya para dito. Gayun din ang mga silid o space kung saan gaganapin ang mga pagdiriwang o iba pang mga pagtitipon ng pamilya ay mahusay para magsabit ng salamin. Dodoblehin ito ang bilang ng mga tao sa silid sa pamamagitan ng salamin at magdadala ng labis na chi at magpapabuti sa kapaligiran at relasyon ng mga tao na nasa loob. Panglima, isang salamin mula sa ulo hanggang pa or yung full body na mirror. Ang isang salamin kung saan maaari mo makita ang kabuuan ng iyong sarili ay isang maganda. Binibigyan ka nito ng isang kumpletong larawan ng iyong sarili. Hindi tulad ng maliit na salamin o tile na salamin ay kung saan makikita lamang isang maliit na portion o bahagi ng iyong sarili.
Pang-anim, panatilihing malinis ang iyong mga salamin. Ang isang malabong imahe sa salamin ay isang malabong imahe ng iyong sarili at malabong daloy ng tea. Pampito, walang salamin na dapat nakatapat o nakaharap sa main door o sa pintuan o kahit saang pintuan. Ang isang salamin sa tapat ng pintuan ay sumasalamin ng lakas at ipapadala ito muli sa labas, iba-bounce back nito. Ang isang salamin sa bulwagan ay isang magandang idea, ngunit mas gugustuhin itong hindi isabit sa direktang nakaharap sa pintuan. Pangwalo, wala dapat salamin kung saan makikita ang mga pangit o negatibong bagay. Huwag magsasabit ng salamin kung saan makikita ang banyo, kung saan maaaring makita ang bukas na apoy o stove, halimbawa ay fireplace o di kaya kalan, kasi ito'y magdadala ng gulo o hindi magandang flow ng tea. Numako tayo sa sunod, dapat walang salamin sa kwarto. Yes, tama po yung narinig nyo. Kasi ayon sa feng shui, ang mga salamin ay hindi nabibilang sa silid tulugan. Lalo na kung ang kama ay nakikita o nami-mirror dito. Ang isang salamin ay lumilikha ng sobrang enerhiya o lakas at maaaring maging sanhi na hindi makapagpahinga o hindi makatulog ang taong hihiga sa kama. Kung may mga problema sa relasyon, ang isang salamin ay maaaring maging sanhi ng karagdagang pagkagambala. Sunod, pang-sampo, wala dapat sirang salamin sa loob ng bahay o di kaya ng sa negosyo. Ang isang sirang salamin ay magdudulot ng negatibong enerhiya. Okay? Tulad na lang ng mga pangit na mga imahe na naghihiwa-hiwalay dahil sa biyak o crack na salamin. Ayon sa feng shui, dapat itapon at hindi na gamitin ang mga biyak o sirang salamin. Panghuli, pang-11, wala dapat salamin na magkaharap. Huwag magsasabit ng mga salamin sa tapat ng bawat isa. Dito nagmumula ang isang walang katapusang epekto. Mapanganib ito para sa daloy ng enerhiya sa loob ng isang bahay o di kaya gusali. Nagustuhan niyo ba ang vlog na ito? Support niyo naman ako sa channel ko sa pamamagitan ng pagsasubscribe at please follow me on my Facebook page. Naway meron kayong bagong natutunan. Maraming salamat muli sa panonood, sa pagsusubaybay at sa pagsusuporta ninyo. Kita-kita tayo sa susunod kong vlog. Ingat always!